What's up mga kabasa, mga kaludes? Ayun, update ko lang kayo sa ginawa kong motor na dinala dito nung isang araw na hinatak na lang dahil ayaw na talaga, totally ayaw na mag-start. No, kahit i-kickstart ka sa push-start, wala na talaga. Kaya dinala yan dito, hinatak na lang para madala dito sa area ko para ma-check ko. So, update ko kayo para at least alam niyo yung magkaroon kayo ng idea, lalo na yung mga malalayo sa area ko na hindi ko kayo mapupuntahan, no? Please magkaroon kayo ng idea, no? Kung ano yung mga dapat chichikin, no? Actually, mga ganitong klaseng motor, hindi naman mahirap paanda rin to. Basta walang problema yung makina. Okay? Yung issue lang talaga ayaw mag-start. Madaling pagganahin yan. Basta walang problema sa makina. Okay? So, tara. Simulan natin at i-explain ko sa inyo kung ano yung mga chinik ko para kahit pa paano magkaroon kayo ng idea. Okay? Para hindi rin kayo maluloko ng mga mekaniko na nasirani ko. Hindi lang mga pops. Tara, simulan natin para ma-explain ko sa inyo. Oh yeah, mga passion, ito na yung motor na dinala dito na ayaw, totally ayaw talaga mag-start. So, update ko lang kayo kung ano yung mga chinik ko, kung ano yung mga ginawa ko. So, pakinggan nyo lang, panoorin nyo lang itong video na to. Yung mga sasabihin ko, intindihin nyo lang para magkaroon kayo ng idea. No? Hindi ko na na-videoan pa yung pagkakalas nyan kasi napaka-hahaba lang ang video. Okay? So, ang issue nito ay sa push-start ayaw, saka sa kick-start. Totally ayaw talaga mag-start. So, ang ginawa ko dito, syempre, chinik natin kung okay yung fuse. No. Kasi pag putok yan, totally wala talagang kuryente yan. Okay? Chikin nyo yan. Ito yung pinaka-basic na gagawin. No? Kapag okay naman yung fuse, chikin nyo yung terminal ng starter relay. And dapat yan, masisikip yan, tsaka to, masisikip yan sa terminal ng battery. Sikip yan, no? And then, tapos, make sure lang na malakas yung kuryente, no? Para wala magiging issue sa, lakas yung charging ng, charge ng battery, no? Sorry, ah. Ulitin ko rin, no? Chichikin nyo rin kung malakas talaga ang baterya, no? Okay, kung okay lahat yan, tapos pinupustart nyo, clicking sound lang narinig nyo, clicking lang, no? Clicking lang, malakas ang baterya, ito ang salary niya mga paps. Starter motor. Madalas na problema ng GY6 engine, hindi lang kay Rusi. Pati yung mga naka-motorstar, na-encounter din nila yan. Basta GY6 engine, madalas yan ang problema. Bakit nagkaka-problema? Kulang sa preventive maintenance. Kasi itong starter motor, may preventive maintenance na yan. Nililinis din yan. Okay? Ito, nung binuksan ko itong starter motor na to, kay Pops, puro lang siya. Kasi kaya papuro lang siya, may problema na yung oil seal niya. Kaya ganun. Okay? So, pero pinalitan na natin ng bago. No, hindi ko na ito ni-restore kasi para walang less worry si Pops. No? Tapos, pinalitan ko na rin yung spark plug. Tapos, yung nakakabit sa spark plug niya ganito, mga Pops, no, pag magpapalit kayo ng spark plug cap, pang GY6 na spark plug cap ayun ang tugma dun sa makina ng motor natin. Tapos sa emission ng hose ng motor ni Pops, may sira na, no? Inayos ko lang, remedyo ko lang, pero okay na yun. Okay? So, ayun, check ko, pinalitan ko na yung starter motor. Yun, one click na. Nag-start na siya. Sunod na tayo sa push start. Pero, kung sa inyo, kung meron kayong test light,
chichikin nyo rin. Malah, importante yung test light. Chichikin nyo rin kung may kuryente ba dito. Yan, sa part na yan. Tutusukin nyo lang dyan sa area na yan. Dyan. Basta yung pinaka-sakit ng ano, ng start switch. Yan, chichikin nyo rin kung may kuryente. Minsan kasi nagka-problema sa switch din. Okay? So, tapos sa bulb clearance. Ina-ask ko rin bulb clearance niyan. Tinama ako kasi hindi tama yung bulb clearance. So, paalala ko lang sa mga nagpapa bulb clearance, nagpapa-tune up ng motor, no, ginagawa lang yung bulb clearance, no, cup or tune up kapag kailangan. Kapag medyo may something na sa makina, ibig sabihin parang may kalansing na, makakalansing, parang ganun, or may isang medyo maingay na. So yun, kailangan na i-check yung bulb clearance yan. Itatama yung bulb clearance, no? So kailangan dapat gagamit ng filler gauge. Huwag kayong papayag na nagpa-tune up ka or bulb clearance kayo tapos kinakamay-kamay lang. Maraming ganyang mekaniko eh, kinakamay-kamay lang, itansya-tansyahan lang eh. Huwag kayong papayag na ganun. Kahit ano pang motor nyo, basta pag nagpa-tune up kayo, dapat kinagamitan ng filler gauge. Tapos yung, siyempre, yung gagamitin na clearance ay tugma doon, standard doon sa motor nyo, no? Ito kasi yung sa motor natin, GY6125, ang intake bulb clearance nito 0.04 mm, okay? Tapos sa exhaust 0.05 mm, yun standard yun mga passion, ha? Any standard. Kaya para please maging matino at hindi kayo nahihirapan, kasi pag wala rin kasi sa tama yung bulb clearance, hard starting din yan, nagiging hard starting kasi wala sa timing yung makina eh. Okay, so yun lang mga passion, ang tips lang to. Tapos okay na tayo sa push start, no? Sa kick start. Ito sa kick start. Kay Pops naman sa motor na to, wala, salamat siya at walang problema yung gear. Okay yung ano niya. Ang problema lang dito ay natuyuan ng lubrication. Sabihin, kulang sa grasa, kulang sa langis. Kaya hindi smooth yung kick. Kaya matigas. Kaya di nag-i-engage yung kick dun sa gear ng drive base, no? Yun. Kaya take note sa mga scooter na merong kickstart. Kapag napapansin yung matigas na yung kickstart mo, no? Ito para sa lahat ng ano to, scooter na may kickstart, ha? Pag matigas na yung kickstart nyo, paayos nyo na yan, palinis nyo na yan para malagyan ng lubrication, ibig sabihin malagyan ng grasa o langis. Kasi pag matigas na yan, doon nasisira yung kickstart. Doon kayo nasisiraan. Kaya ako sa inyo, para maiwasan ang gastos at di kayo masira ng kickstart, linisin, palinis nyo, at lagyan ng lubrication. Kung kaya nyo mag-DIY, walang problema. Huwag nyo nang kalasin. Huwag nyo kakalasin yung kickstart kung wala naman talagang problema. Linis lang yan, tsaka lubrication. Okay? Kinakalas lang yan kapag papalit ng pyesa, yung mga gears. Okay? So, try natin i-push start. Buka-click na to eh. Sa kickstart. Ayos. Yung mga paps, no? Tahan nyo naman, no? Nung di na talaga dito, oh, talagang totally wala talagang mabawala na nakakawalang gana pag mga ganung motor na ayaw mag-start. So, ayan. Please, kahit pa paano, meron naman tayo natulungan na kapasyon natin, no? Na back to normal na uli yung kanyang motor. So, ayan. Malinis na uli. So, ayan, paps. Pwede mo na kuwanin to. So, ayan lang muna mga kapasyon, mga paps, mga haluts. Kahit pa paano makakuha kayo ng idea, no, makakuha kayo ng idea para magawa nyo rin sa mga motor nyo at magkaroon kayo ng idea para hindi rin kayo naluloko ng mga ilang mekaniko mapagsamantala. Okay, so yun ang mga paso, maraming salamat sa panonood nyo, maraming salamat sa suporta nyo.
takpong chillax lagi, ride safe, peace out, bye bye.